冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Yo, kumusta mga ka-anime? Well mga ka-anime, malamang ang iba sa inyo ay naguguluhan o nagtataka kung sino ba si Hikone. At sa mga ka-anime naman natin dyan na nakakakilala na sa kanya, eh susubukan kong mas palawakin pa ang inyong mga nalalaman. Si Hikone Abugino ay isang walang kasarian na nilalang at masasabing isang artificial na hybrid ng soul. Nilikha lamang siya ni Aura Machibine at Shinosuke Yamada sa ilalim ng utos ni Tokinada Tsunayashiro. Si Hikone ay masasabing may malahalimaw na lakas. Lihim siya nilikha upang maging susunod na Soul King na masasabing isang tanda ng pagtataksil, ngunit walang pakialam dito si Tokinada kaya't ginawa niya pa rin ang kanyang nais. Ngayon, siya ay isang perpektong hybrid na Shinigami, Hollow, Arrancar, Quincy at Fullbringer. Inyes mga ka-anime, kung napapaisip kayo na same nga lang sila ni Ichigo in terms of power source, pero magkaiba sila ng pamamaraan kung paano ito gagamitin at kung paano ihahandle ang kanilang power. Ang kanyang Riatsu ay patuloy na daragdagan sa bawat oras at sa bawat araw na nakakalipas. Maaari niyang pagsamahin ang lahat ng uri ng mga teknik tulad ng Grand Risero na sinasamahan niya ng Quincy Arrow, Shunpo na sinasamahan ng Bringer Light, Sunido at Haring Kyako or Bloodbind combined with Hero. Maaari niyang pagsamahin ng anumang teknik na maisip niya kahit na magkasalungat ang kanilang mga katangian. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas ng walang hangganan. Ang kanyang sanpakto ay isang sinaunang hollow. Ito ay si Iko Mikidomi na kilala si Baragan at nakipaglaban sa isang batang Genryusai at kay Ichibi Yosobe at siya ay isinil sa isang sanpakto ni Nimaya. Ang halo na ito ay maaaring magbago ng literal. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng Reishi mula sa kapaligiran ng direkta. Kahit na ang mga pag-atake tulad ng Zero ay maaaring niya pa rin itong sipsipin. Siya rin ay masasabing mas malakas pa kaysa sa isang Basta Lorde. Kahit na ang mga Arrancar o espada ay mas malakas pa rin siya. Sa oras na magkasama sila ni Hikone at ang kanyang sanpakto ay walang limitasyon ang kanilang kapangyarihan. Ang halo na ito ay nasa isang form ng kasing laki ng higanting Siyami na lumiliit din naman kung gugustuhin niya. Hindi tulad ng karamihang Shinigami, si Hikone ay hindi nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa kanyang sanpakto. Sa halip, binigyan ni Tokinada si Hikone ng isang sanpakto. Dahil nga sa natatanging ability ng sanpakto na ito o mas kilala sa tawag na Ikomekidomo, ang maaari lamang makagamit sa kanya ay isang hybrid na maaaring maging susunod na Soul King tulad nila Ichigo at ni Hikone. Meron ito mga siksik na Riatsu kaysa sa lahat ng mga Arrancar. Sa oras na nagsama sila ni Hikone, ang kanilang antas na lakas ay nagiging overpower. Well mga ka-anime, kaya ko ito nasabi dahil si Hikone ay masasabing may kapangyarihan at makakatapat sa lahat ng mga kapitan at nakakagamit ng iba't ibang kapangyarihan gaya ng Shinigami, Hollow, Quincy, plus idagdag pa natin ang kanyang sanpakto na tanging iilan lamang ang pwedeng makagamit dito. Masasabi din natin mga ka-anime na si Hikone ay master ng swordsman, shunpo expert, kido expert, at hand-to-hand combat. Kahit na ang sinasabing flash step ay kaya niya pa rin itong talunin kung sabilis lang ang pag-uusapan. Idadagdag ko na din ka-anime kung sino ba si Tokinada Tsunayashiro na creator o utak sa paggawa kay Hikone. Si Tokinada Tsunayashiro may access siya sa lahat ng uri ng sandata at may malaking impluensya bilang isang Nobel leader. Meron siyang Riatsu na katumbas ng iba't ibang Nobel leader. Kamag-anak niya ang kasalukuyang Byakuya Kuchiki ng Kuchiki clan, Yachiro at Ishin Kurosawa. Siya ay isang Kido Master at nakakagamit din siya ng teleportation spell. Siya din ay may mga napakabilis na reflexes at siya rin ay nagtataglay ng kakaibang talino. Naging kaklase rin siya ni Sunshui Kuraku at ni Yushiro sa klase ni Genryusai. Ngayon mga ka-anime, ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang kanyang sanpakto na si Enrakyoten. Si Enrakyoten ay may mga kakaibang kapangyarihan. Maaari nitong kopyahin ang anumang sanpakto na nakita niya at gawin itong kasing lakas ng kanyang sariling Riatsu level. Gumagamit siya ng Senbon Sakura, Ryujin Jaka, Kinshara, Wabisuke, Kyoka Sogetsu at iba pang uri ng sanpakto. Bukod pa dito mga ka-anime, maaari niya rin itong gamitin ng sabay-sabay. Pero mga ka-anime, nang ginamit niya si Ryujin Jaka at Kyoka Sogetsu ay hindi nga sila kasi lakas ng tulad ng paggamit ni Aizen at ni Yamamoto. Dahil ang kanilang Riatsu ay mas malakas kaysa kay Tokinada. Sa makatuwid,
maaari niyang gamitin o makopya ang iba pang sanpakto, ngunit hindi niya ito magagamit ng kasinlakas ng orinal kung mahina ang kanyang riatsu. Pero maaari din niya itong gamitin ng sunod-sunod at magkakasabay. Kaya niya rin labanan ang mga kapitan, Arrancar, Quincy ng sabay-sabay gamit lamang ang kanyang Enrakyoten. Yun, salamat mga ka-anime. Sana nga ay nakasubscribe ka na sa aking channel. At kung hindi pa, pakiclick naman yung subscribe button at pakiring na rin ang bell para laging updated sa mga video na aking ilalabas. Thank you, hanggang sa muli. Peace out.